Magandang gabi po mga kuya, mga ate. Ako po si Ate Olive ng Ascension of Our Lord Parish. Napaka-blessed natin dahil na ipagtataguyod natin ang ating 7 piece sa pamamagitan ng online viewing. Maraming salamat po Monsignor Romy Rañada sa banal na misa. Maraming salamat din po Monsi sa patuloy mong pagsuporta sa aming activities sa PREX. At napakagandang pagkakataon din po mga kuya, mga ate, na tayo ay magbatian ng maligayang Pasko sa gabing ito. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Naway lahat tayo ay nakahanda na at mapayapa sa pagdating at pagkilos ni Jesus sa ating buhay. Muli, Merry Christmas po sa inyong lahat. Ang masaya naming pagbati. Sa gabing ito, let us join in the praise and worship na pamumunuan ng Secretariat ng Parokya ng Santo Niño de Congreso. Makisama tayo sa Bible Enthronement at makiisa sa Espiritu Santo. San man tayo naroroon, mga kuya, mga ate, ilagay natin ang Panginoon sa ating presensya. Sumandali tayong tumigil sa ating mga ginagawa at ibigay natin sa Panginoon ang oras na ito. Let us now join the host parish as we enthrone the words of Jesus. Lord Jesus, we enthrone you. Lord Jesus, we enthrone you. Lord Jesus, we enthrone you. We proclaim you our King, sending Him in the midst of us. We raise you up with our praise, and as we worship, all feel the presence of the Lord as we sing, Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, we need you. Come Holy Spirit, we pray. Come Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come like a spring in the desert. Come to the weary of souls. Come to the weary of souls. Let your sweet healing power Lord,
sweet healing power. Touch us and make us whole. Touch us and make us whole. Let us softly hum the tune. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat ang aming mga puso sa mga biyayang pinagkakaloob niyo po sa amin araw-araw upang magpatuloy kami sa paglilingkod po sa inyo. Ang biyaya ng kalusugan, ang biyaya ng kaisipan, ang biyaya ng pangangatawan, ang biyaya ng kaluluwa, ang biyaya ng lahat-lahat na meron po kami, Panginoon, ay kami po'y lubos-lubos na nagpapasalamat po sa inyo. For without you, we are nothing. For without you, nothing is holy. For without you, nothing has value. And so we implore your mercy. We implore your presence to come upon us so that we will be strengthened. We'll be re-energized. We will be more delivering good news despite the pandemic. Oh God, we need you. Oh God, help us. Oh God, in these trying times, we implore you. Sa panahon ng pandemya, sa panahon ng kadiliman, sa panahon ng maraming mga pagsubok na aming nararanasan at hinaharap sa mundong ito, sa aming buhay, nawa sana, Panginoon, kami iyong palakasin, sapagkat wala kami kung wala ikaw. Palakasin mo ang mga nalulupaypay naming mga pananampalataya. Biyayaan niyo po kami ng tuwa ngayon darating na Pasko. Ang tuwa at kaligayahan na galing sa iyo, hindi galing sa anumang uri ng kasiyahan sa mundo. Alam namin na ang mga kasiyahang na nagmumula sa mundo ay hindi pangmatagalan. Kinakailangan namin ang tuwa at saya galing sa iyo. For you have said, O Lord, you will give us eternal happiness. Bibigyan niyo po kami ng panghabang buhay na kaligayahan kasama at kapiling ka. Ipadama mo po sa amin ang iyong presensya. Sa aming mga PREX members na natitipon through virtual gathering, hindi kami makapagtipon ng maayos, ng lubos-lubos, sapagkat ito po ay sagot sa hamon ng pandemya. Marahil malayo kami sa piling ng isa't isa, pero we cannot be in distance in our faith. We cannot be in distance in our community through spirit, through soul, through mind. We can be gathered and soon to be, we will be reunited. Inihintay po namin ang araw na iyon na kami ay magtitipon-tipon muli, na kami ay magsasama-sama uli ng aming presensya. Inihintay namin ang araw na iyon na kami ay magtatawanan muli, magyayakapan muli, kami ay magkukwentuhan uli, at kami magkakaroon ng PREX seminar. Not only in virtual, but more so in big gathering, physically, emotionally, spiritually, mentally. Come Lord, in these trying times. Come Lord, in these dark moments of our life. Come Lord, we need you. Dumating ka na, Panginoon. Dumating na sana ang aming pag-asa at kaligayahan na sa iyo nagmumula. Come, Lord.
Come, Lord. Come, Lord. This we ask through Christ, our Lord. Inihiling po namin ito sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At sa panalangin ng mahal na ina na nagpakita sa Lazaret, Aba Ginoong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sa panalangin at proteksyon ng aming mahal na ina, kami dumadalangin, gabayan at proteksyonan sa pandemyang ito. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Glory be to the Father. To the Spirit. Glory be to the Spirit. Now and forever. Amen. Now and forever. Amen. O Jesus, aming minamahal, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, ipinagbubunyi namin ang iyong kataas-taasan at kabanal-banalang pangalan. Aming Panginoon, lubos na mabuti, dalisay at may kalinis-linis ang puso. Iniibig ka namin ang lubos, Panginoon naming Jesus, pangako mong pagmamahal sa amin ay kayamanang ipinagdiriwang namin sa araw-araw at ibinabahagi naman namin sa iba na aming mga nakakasama. Purihin ang Panginoong Diyos, Jesus na aming tagapagligtas, Ikaw na lubos na nagmamahal sa amin. Buhay mo ay iyong ibinigay, mga kasalanan namin ay iyong nilinis, buhay na walang hanggang kaligayahan ay iyong isinakatuparan. Purihin ang ngalan mo, aming Panginoon. Buong puso naming pupurihin ka. Ipapahayag namin ng buong galak at kasiglahan ang kahanga-hanga mong mga gawa. Ikaw ang aming gabay na nagbibigay liwanag sa bawat yugto ng aming buhay. Ikaw ang aming lakas sa mga pagkakataon ng aming kahinaan. Ikaw ang aming sanggalang sa mga mata na mapangusig at dila na matatalim. Ikaw ang aming sandigan, matatag na pundasyong napapanatili kaming nakatindig sa gitna ng mga unos na dumadaloy sa buhay. Ikaw ang aming manggagamot na humihilom sa sugatan naming puso at katauhan. Ikaw ang lubos na nagmamahal sa amin, hindi ni minsan man na lumisan sa aming tabi. Purihin ang iyong kadakilaan, purihin ang katamis-tamisan mong ngalan, Panginoong Jesus, aming minamahal, na nagmamahal sa amin ng lubos, ngayon, noon, at magpa sa walang hanggang. Amen. That you came to save us.
Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Panginoong Hesus at kaisa ng Banal na Espiritu, kami ay nagsusumamo sa iyong habag at awa. Panalangin namin na kami ay patawarin sa aming mga nagawang pagkakasala. Patawad po sa aming pagiging mapanghusga, mapagmataas at hindi naging makatarungan ang pakikitungo sa aming kapwa. Patawad po sapagkat kami ay nakasakit dahil sa aming matatalim na salita na nakasugat sa damdamin at nakasira sa katauhan ng iba. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga nagawa naming hindi mabuti sa aming kapwa na naging sanhi ng pagkakawala ng kabuhayan, pagkawasak ng isang pamilya, at paghihirap ng kalooban ng iba. Kami po ay naging bulag at bingi sa pangangailangan ng mga may sakit, nakabilanggo at naghihikahos. Naging makasarili din po kami, pinagkaita ng tulong pinansyal, panahon at pangunawa, at pagmamahal sa ang aming kapwa na nagpapakumbabang humingi ng aming malasakit at pagdamay, pero hindi po kami nakatugon. Patawad po, Panginoon. Nung kami po ay naging mapag-imbot, may pagkakataon na kasinungalingan ang lumalabas sa aming bibig at poot at pagkaingit sa iba ang nasa aming puso. Patawad po, Panginoon. Patawarin mo po kami sa hindi pagsunod sa iyong mga salita at kami ay nagkaroon ng paniniwala sa Diyos-Diyosan. Patawad po sa pagkakataon na kami ay nasilaw sa salapi, sa katanyagan, nagumon sa bisyo na naging dahilan upang mapabayaan namin ang aming pamilya. Patawad, Panginoon, sa aming pagtalikod sa iyo at walang sinunod kundi ang pansarili naming kagustuhan, pansariling paniniwala at pagpapakalunod sa mga material na bagay. Kami ay nagsisisi sa nagawang pagkakamali sa aming sarili, sa isip, sa salita at sa gawa. Patawad, Panginoon, sa halip na kami ay magpalakas ng kanilang pananalig sa iyo, kami pa ang nagpahina nito. Na dapat kami ang tulay ng pagkakaisa ay naging sanhi pa ng pagkakawatak-watak. Na dapat kami ay magbigay ng pag-asa, naging sanhi pa kami ng pangamba. Patawad po, Panginoon. Kami ay nagsisisi higit sa lahat sa paglabag sa iyo, sa aming Panginoon. Sa bawat malalim na sugat mong natamo ay aming pangpinalalim ito. At sa bawat patak ng iyong dugo ay patuloy ang pagdaloy nito dulot ng aming pagiging makasalanan. Buong puso namin pinagsisisihan ang lahat ng ito. Amen. You know my way.
Panginoong Hesukristo, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong kabutihan, sa biyaya at grasya na patuloy mong ibinubuhos sa amin, sa walang sawang pagmamahal na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, kahit hindi kami karapat-dapat sa lahat ng iyong mga pagpapala at sa malawak na pangunawa, sa lahat ng aming pagkukulang sa iyo, sa aming pamilya at sa aming kapwa. Maraming salamat dahil sa kabila ng kami ay makasalanan at hindi gumagampan sa aming mga tungkulin, ay patuloy mo kaming minamahal, ginagabayan, tinutulungan sa lahat ng problema, inilalayo sa lahat ng kapahamakan, tukso at panganib, at patuloy mo kaming inililigtas sa lahat ng sakit, lalo na sa pandemyang dulot ng COVID-19. Walang katapusang pasasalamat ang iniaalay namin sa iyo, aming Panginoon, sapagkat patuloy mo kaming ginagamit at ginagawang instrumento upang maging manggagawa sa iyong ubasan. Patuloy mo kaming ginagawang mamamalakaya upang maparating sa aming kapwa na ikaw ang tanging Panginoon, ang aming tagapagligtas at Diyos ng sanglibutan, na patuloy na nagpapatawad sa mga kasalanan na aming nagagawa at patuloy na magagawa. Maraming salamat po sa iyo, aming dakilang tagapagligtas. Walang hanggang pasasalamat sa iyo, aming Panginoon, Diyos ng pag-ibig, pag-asa, kagalakan at kapayapaan. Amen. Just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I can't see. With a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you. Grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you. Baba ang loob na nakikiusap. Itinataas namin sa iyo ngayon ang panalangin ng aming mga mahal sa buhay, panalangin ng aming komunidad, panalangin ng aming bansang Pilipinas at ng buong mundo. Inihiling namin ang iyong awa at patuloy na biyaya ng kalusugan para sa mga mahal namin sa buhay. Nawa ay panatilihin silang may maayos na pamumuhay, maaasahang kabuhayan at kaligtasan
sa pang-araw-araw. Aming itinataas ang mamahal sa aming espiritual na buhay. Sa aming Santo Papa Francisco, ang kanyang patuloy na kalusugan at kalakasan. Sa aming Obispo Roberto ng Diocese ng Novaliches at sa lahat ng mga obispo ng iba't ibang diocese, amin dalangin ang patuloy nilang pagiging mabuti at banal na tagapamahala ng patuloy nilang pagiging mabuti at banal Katolikong pananampalataya. Aming itinataas sa inyo ang aming kura paroko na si Father Jansen, kasama ang lahat ng kaparian at mga reliyoso sa iba't ibang parokya ng aming diocese at ng buong bansang Pilipinas at ng buong mundo. Nawa ay patuloy sila sa kanilang paglilingkod sa iyo ng may pagmamahal at kababaang loob. Nawa ay patuloy nilang ibuhos ang kanilang angkin talento at galing sa pagpapaunlad ng bawat nasasakupang parokya. Nawa ay patuloy nilang busugin ng iyong mapagpalang mga salita ang bawat nasasakupan nila. Nawa ang mga gawa nila ay maging inspirasyon sa tawag ng bokasyon. Basbasan ninyo po ang lahat na naglilingkod sa inyo sa iba't ibang sangay na mga gawain sa mga parokya. Aming itinataas ang Paris Renewal Experience, PREX, na nagbabahagi ng kaalaman sa iyong banal na salita, mabubuting gawa at pagpapahalaga sa biyaya ng isang pamilya. Patuloy niyo pong pagalingin at palakasin ang iyong banal na awa at mapagpalang mga kamay ang aming bansang Pilipinas na dumaranas na matitinding pagsubok sa mga dakok ng kalamidad at patuloy na naghihirap dulot ng COVID-19. Nawa ay hipuin ninyo at yakapin ang mga pamilyang nagdurusa sa kawalan ng tirahan, hanap buhay, pagkakaroon ng sakit at maging pagkawalay sa mga mapayapang minamahal na buhay. Biyayaan ninyo po sila ng kagalingan ng emosyon at kaisipan sa bawat sakit at pigati na kanilang dinaranas. Magkaroon sila na kapayapaan ng isip at kagalakan ng puso na makita ang iyong mga galaw sa kanilang buhay. Itinataas din namin na kami ay patuloy ninyong biyayaan ng grasya na maging bukas palad sa lahat na nangangailangan naming kapwa. Kami po ay buong kababaang loob na nagsusumamo at nakikiusap sa inyo. Igawad ang tuluyang kagalingan ng bawat tao sa aming pamilya, komunidad, bansa, Pilipinas at buong mundo sa krisis na pandemyang dulot ng COVID-19. Matigil nawa ang pagdami ng may mga sakit at gumaling na ang maraming nahawaan ng virus na ito. Manumbalik na muli ang hanap buhay ng mga taong nawalan ng ikabubuhay dulot ng pandemya. Nawa ang baksin na puspusang ginagawa ng mga doktor at siyentipiko na magkaisa sa iba't ibang banig ng mundo ay magkaroon ng bisa at pagpapagaling ng tuluyan sa COVID-19. Amin pong itinataas ang lahat ng panalangin na ito sa pagpapalang pangalan mo, amin po ang Jesus na nabubuhay magpakailanman, kasama ng panalangin ng Birheng Maria at paggabay ng Espiritu Santo. Amen. Seasons cover me with your
Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ang Panginoon nawa ay sumaaking isip, sumaaking labi, at sumaaking puso upang ako'y maging karapat-dapat na magpahayag ng salita ng Diyos. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautosan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala rin nila ang sanggol upang ihandog sa Panginoon, sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Nag-alay din sila ng handog na ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Maaari mag-asawang bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos, at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo. At nang dalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus, upang tuparin ang ayon sa hinihingi ng kautusan, kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang-alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsain siya ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka na matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Fanuel at mula sa angka ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon pa lamang sila nagsasama ng kanyang asawa at ngayon 84 na taon na siyang byuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Nang oras na iyon, lumapit din siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na nila ang lahat ng ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa bayan ng Nazareth sa Galilea. Ang bata'y lumaking malusog, matalino, at kalugod-lugod sa Diyos. Mga ate at kuya, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating napakinggan na mabuting balita ay ang huling mga talata sa Ebanghelyo ni San Lucas patungkol sa pagiging sanggol ni Jesus. Ito ay nagsisimula sa paglalarawan ng isang mag-anak, sina Jesus, Maria at Jose, na tumutupad sa kautusan ng Diyos. Sina Jesus, Maria at Jose ay angkop lamang na tawaging banal na mag-anak. Sila ay banal sapagkat wala sa kanilang sumanggot ng hindi sa Diyos. Layunin nila sa buhay ang tukdin ang mga plano ng Diyos para sa bawat isa sa kanila. Ang pag-oo ni Maria sa ibinalita ng anghel na siya ay magiging ina kahit na siya ay isang birhen.
ang pagtalima ni San Jose na tanggapin si Maria sa kabila ng pagdadalang tao nito bago pa man sila ikasal. At si Jesus, sa pagtalima niya sa kalooban ng Ama na maging tagapagligtas ng sanlibutan. Ito ay malinaw rin na ipinakita sa napakinggan nating mabuting balita, ating suriin. Sa pamamagitan ni Moises, isa sa mga kautosang iniwan ng Diyos sa mga Israelita ay ang narinig natin sa pagbasa. Itatalaga niyo sa akin ang mga panganay, sapagkat akin lahat ang panganay na lalaki ng Israel, maging tao o hayop. Ito ay ginawang utos upang hindi malimutan ng Israel ang ginawang pagliligtas sa kanila ng Panginoon mula kay Paraon at sa pagkaalipin sa bayan ng Ehipto. Ang tuntuning ito ay sinunod ni na Jose at Maria ng buong katapatan kahit pabatid nila na hindi na sila sakop ng tuntuning ito. Bakit? Hindi na kailangan ni Jesus na siya ihandog pa sapagkat siya'y lubusang nang sa Diyos at hindi sa kanila. Hindi rin naman kailangan ni Maria ang maglinis sa kahit ano paman sapagkat ipinaglihin niya si Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Gayunman, sumunod sila sa kautusan ni Moises ng buong kababaang loob. Sa kanilang ginawang paghahandag kay Jesus, inialay rin nila ang kanilang mga sarili. Handa silang ipatungkol ang kanilang buong buhay sa paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Sinikap nilang malaman ang kalooban ng Diyos at tinupad nila ito sa kanilang buong buhay. Kailan may di sila tumanggi sa anumang hiningi ng Diyos sa kanila, kahit pa ito'y magdulot ng kalungkutan sa kanila, batid nilang ang pagsunod ng Diyos ay may dalang tunay na galak. Tulad na lamang na naging pahayag ni Simeon patungkol kay Maria. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatian na parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. Hindi alam ni Maria kung kailan at paano ang kanyang magiging pagdurusa. Ngunit tinanggap niya agad ang anumang hirap na sumapit sa kanya. Hindi siya nagtanong, bakit kailangan kong magdusa? Sinunod ko naman ang kalooban ng Diyos. Batid nating hindi biro ang pighati at dusang dinanas ni Maria. Halimbawa na lamang ay ang paglikas nila patungong Ehipto upang tumakas kay Herodes. Ang pagkamatay ni Jose, ang pagsisimula ng pangangaral ni Jesus na nag-iwan kay Maria na nag-iisa. At hanggang sa pagtayo niya sa paanan ng krus ng kanyang anak, hanggang sa ito ay mamatay. Tunay nga, ang puso ni Maria ay parang tiraraka ng balaraw sa labis na kalungkutan at pagdurusa. Gayunpaman, patuloy siyang tumalima sa mga plano ng Diyos at sa gayoy naging kaisa ng kanyang anak sa pagliligtas ng mundo. Ito ay isang aral na dapat matutuhan ng lahat mula sa banal na mag-anak. Pagsikapang alamin ang kalooban ng Diyos sa pakukumbabang pagdarasal at dugdin ito ng nananalig sa tulong ng Diyos. Bagamat sina Jesus, Maria at Jose ay nabuhay sa mga panahong ibang-iba ngayon, ang kanilang kabaitan at katapatan sa Diyos ay patuloy pa ring mga pamantayang angkop sa mga mag-anak sa lahat ng panahon bilang pantulong sa pagiging Kristiyano. At ito ang ipamulat sa akin ng aking ina na si Jega. Ang sikaping maging masunurin sa kalooban ng Diyos. Tukdin ang kanyang mga tuntunin, hindi lamang sa pansariling buhay, kundi lalong-lalo na
sa aking buhay pamilya. Sapagkat ito ay pagpapakita ng buong pagtitiwala sa Diyos, anuman ang mangyari at pagpapaubaya sa Kanya ng ating mga plano. Naalala ko nga, ilang araw matapos kong ipanganak ang aking panganay, si Ate Marian, agad namin pinag-usapan ng aking asawang si Kuya Leo kung kailan siya bibinyagan. Mahalaga para sa amin yon, sapagkat ang binyaga isang akto ng pagbabalik sa Diyos ng kanyang pinakamahalagang regalo sa aming mag-asawa, ang aming anak. Isang paghahandog, isang pagtitiwalang, siya ang laging lakas at gabay ng aming pamilya. Sa binyag, ang aking anak ay inihahandog upang matawag na Kristiyano o isang taong sumusunod sa halimbawa ni Kristo. At sa gayoy, naging kasalo ni Kristo sa kanyang pagiging paring naghahandog, propetang nagpapahayag ng salita ng Diyos, at haring naglilingkod. Kaya nga, makalipas lamang ng halos 2 linggo, si Ate Marian ay naging ganap na Kristiyano at tinanggap ang mga biyayang dulot ng binyag. At gayon din ang aming ginawa sa mga sunod naming mga anak, sina Kuya Joseph at Kuya AJ. Sa kanilang paglaki, patuloy naming ipinalangin sa Diyos na gabayan sila upang manatili silang kalugod-lugod sa kanyang paningin. Sa totoo lang, may panahon pa nga na hiniling ko sa Panginoon na sana ay maging isang pari o relihiyoso ang isa man lang sa mga anak ko. Subalit sa dakong huli, ang panalangin ko ay lagi nagtatapos sa pagsuko sa kalooban ng Diyos na nawa ay maganap sa aking mga anak ang buhay na inilaan niya para sa kanila. Kaya nga, iminulat namin sila sa buhay pananampalataya kung saan ang Diyos ang sentro ng lahat ng aming mga gawain at balakin mula sa kanilang pag-aaral, mga pangarap, mga kaibigan, hanap buhay, at anumapamang bahagi ng kanilang buhay. At tunay nga, na kapag ipinagkatiwala natin ang ating mga anak sa Diyos, lalaki silang patuloy na sumusunod sa halimbawa ni Kristo at nanatiling buhay ang pananampalataya sa kanila. Tulad ngayon, masasabi kong tunay kaming pinagpala ng aking asawang si Kuya Leo sa mga anak naming sina Ate Marian, Kuya Joseph at Kuya AJ. Bawat isa sa kanila'y sinisikap na maisabuhay ang pananampalatayang kinagis na nila. Si Ate Marian, bukod sa pagiging katandem ko dito sa PREX, ay aktibong kasapi ng SOCOM na katuwang ng aming parokya sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Isa rin siyang lector commentator na katulad ko. Si Kuya Joseph naman ay aktibo sa PREX bilang bahagi ng music ministry. Minsan drummer, minsan singer, at kung minsan namay, animator. Si Kuya AJ, bagamat di gaanong aktibo sa simbahan tulad ng kanyang ate at kuya, ay isa namang guro na humuhubog sa kaisipan ng mga kabataang kanyang tinuturuan. Bilang kanilang mga magulang, kami ni Kuya Leo ay natutuwa na sa aming munting pagsisikap, kahit paano ay nakatulad ang aming mag-anak sa mga halimbawa ng banal na mag-anak ni Jesus, Maria at Jose. Kaya mga ate at kuya, ang kapistahan ng banal na mag-anak ay isang paanyaya sa bawat mag-anak na tularan sina Jesus, Maria at Jose, lalo na sa panahon ngayon na ang pamilya ay nahaharap sa panganib. Ang mga dating nagbubuklod ng mga magulang sa kanilang mga anak at ng mga anak sa kanilang magulang ay parupok ng parupok sa araw-araw. At marami na sa ating pamilya ang nagkawatak-watak. Tulad ni na Jesus,
Maria at Jose. Hayaan nating ang Diyos ang maging tampok sa ating pamilya nang sa gayoy manatiling matibay ang ating mag-anak. Magandang gabi po, mga ate at kuya. Maraming salamat sa aming mga kaparukya at mga mahal na kuya at ate sa Santo Niño de Congreso Parish Prex Secretariat. Salamat sa Panginoon sa grasya ng panahon na ibinigay sa bawat isa sa atin para sa Seven Peace. Nagkaroon tayo ng actual enthronement ng Bible na iniluklok ng ating magkabiya na Kuya Nick at Ate Tess Torre. Salamat po Kuya Father Jansen is Rukelio MS sa inyong invocation prayer. Dagdag na rin namin Father ang pasasalamat ng INDAPS sa inyong suporta sa pangunguna ng ating parokya sa praise and worship ngayong gabi. Ang nanguna sa ating adoration prayer ay si Ate Nova Dairet. Samantalang, ang contrition prayer ay pinangunahan ni Kuya Sartan. Salamat Ate Rose Valino sa inyong thanksgiving prayer at kay Ate Zini Malyari sa supplication prayer. Ang gospel reading, reflection, and sharing ay ibinahagi sa atin ng mag-ina na sina Ate Cora at Ate Marian Tinorio. Salamat sa ating music ministry dito sa parokya na inayos at pinamahalaan ni Ate Kimbel Taberna. Ang pamunuan ng INDAPS ay nagpasalamat sa Chair Ate natin dito sa Santo Niño de Congreso Parish na si Ate Zen Malyari sa kanyang mga pag-aasikaso upang magawang maayos at karapat-dapat na paghahandog sa banal na santatlo ng ating praise and worship. Purihin ang Panginoon. Narito po si Ate Mila para sa announcement. Good evening, mga kuya at mga ate. Alam ninyo, a few days ago, it was very uncertain. Parang hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa inyo pagharap ko ngayon. Kasi ang daming pangyayari. Nagkaroon tayo ng isang magandang plano for our December 7th Peace, ang huli nating 7th Peace for the year 2020. Ang ganda ng plano, kompleto. Pero nagkaroon ng aberya kasi nagkasakit si Monsi and he had to be brought to the hospital. Everything became uncertain, nagkaroon ng malaking pagbabago. Pero ang mas nakakalungkot para sa atin, especially sa akin, I felt it, na ang magiging presider sa simbang gabi that we will sponsor and DAPS will sponsor ay hindi na si Monsignor. Alam naman natin, pag si Monsignor ang mas presider at sponsor ng NDAPS ang Misa. So, it was really a sad thing to think about. Pero alam niyo ang Panginoong Diyos, ang bait-bait talaga. I am taking this, recording this video today, Tuesday, December 22, before the 7th Simbang Gabi sa Santuario de San Paulo. Bago nag-umpisa ang Misa, I received a text message from Monsignor Rañada. Sabi niya, Ate Mila, pauwi na ako ngayon. It was good news. Pero I had to be certain. Sabi ko, Monsi, sa tahanang pare lang po ba kayo mag-stay o you will visit Santuario de San Paulo? Actually, it was a searching question because I wanted to find out kung si Monsi ay makakapag-preside sa ating simbang gabi. Ang ganda lang sagot niya, sabi niya, ako na ang mag-misa para sa inyong simbang gabi. Isn't that a very good news? Halatang-halatang natin ang Panginoong Diyos na naririto, gumagalaw sa bawat gawain natin. Kaya, it is still a Merry Christmas for us. A simbang gabi sponsored by NDAPS na ang presider ay ang ating spiritual director. And thank you Lord for the speedy recovery of our Monsignor. Mga kuya at mga ate,
tuloy ang ating mga activities dito sa pandemic situation ng ating simbahan. Sa 2021, we will still continue with 70s and above. Ang ating 70s para sa January will be hosted by another diocese, ang ating kapatid, Diocese of Caloocan. And it will be the Sacred Heart of Jesus Parish in Morning Breeze Subdivision. It will be on January 27. Kaya mga kuya at mga ate, sabayan natin ang paghahanda ng Sacred Heart of Jesus Parish at ihanda rin natin ang ating mga sarili for another year of our 70s online. Maraming maraming salamat sa inyong lahat na sumusuporta dito sa ating mga gawain. Ngayon, mga kuya at mga ate, I would like to tell you na meron po tayong, itong ating pagdaraos ng Christmas, meron po tayong isang tinatawag na Christmas theme song. Pero bago yan, ay gusto ko maglagay muna ng props, something that will make us merry this Christmas. And gusto ko pong tawagin si Kuya Joe para naman makapagmaligayang Pasko sa inyo ngayon. Kuya Joe. Magandang gabi po, mga kuya, mga ate. Maligayang Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Okay ba ang aking get up, mga kuya at mga ate? Huwag kayong magtawa. Gusto ko lamang ipahalata sa inyo na I feel it a very merry Christmas para sa ating lahat despite the pandemic. Meron po tayong isang tinatawag na Christmas theme song. It is a medley of Mary's Little Boy and Oh My Lord na siyang unang aawitin ng ating NDAPS Music Ministry bago nila ituloy sa ating usual 70s or NDAPS Music. Kaya mga kuya at mga ate, kung alam ninyo ang awit, sumayan ninyo ang ating NDAPS Music Ministry sa pag-awit ng ating Christmas theme song. Maraming salamat at maligayang Pasko sa inyong lahat. Sa pangalan nating lahat na bumubuo ng Novaliches Diocesan Association of Parish Prex Secretariats at ganun din sa Prex sa Diocese of Caloocan. Merry, merry, merry Christmas sa ating lahat. Up.
sana ka. Karana, magpuri ka. Hallelujah. Pinupuri ka. Hallelujah. Sa Panginoon, nakikita ko.